1972 when I announced the proclamation of martial law. Narito marahil ang ilan sa mga rason kung bakit ayaw nila kay Marcos. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil bata pa lamang siya ay naakusahan ito ng kasong murder. Isa pa lamang siyang estudyante sa kursong abugasyon noon. Ang nakakabilib doon ay di siya kumuha ng sarili niyang abogado, bagkus siya mismo ang nagligtas sa sarili niya. At kinatigan naman siya ng korte. Ang sabi pa ng isang mahukom sa panahon na iyon ay huwag nating sasayangin ang buhay ng batang ito. Malaki pa ang maiambag niya sa ating bansa. Ani ng dating Pangulong Osmeña. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil ang batang Marcos din ang nakakuha ng pinakamataas na grado sa kasaysayan ng pag-aabuga siya. Dahil ang grade lang naman ito ay halos 100%. Kaya naman pinaritake sa kanya dahil baka daw nandaya ito. Alam mo ba na imbes written exam ay oral examination ang ipinagawa sa kanya at ito ay sa loob pa ng korte. At nakakuha pa rin siya ng 95% na pinakamataas pa rin sa kasaysayan ng pag-aabuga siya. At ayaw pa din nila kay Marcos dahil siya lang naman ang pinakabatang politiko na nanalo bilang mayor, congressman, gobernador at senador. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil mayaman talagang pamilyang Marcos bago pa man ito pumasok sa mundo ng politika. Sila lang naman ang kinukuhang abogado ng pamilyang Taliano na nagmamay-ari sa buong Pilipinas noong unang panahon. Alam mo ba na ang bayad sa kanila ay toneladang ginto? Kung naalala mo pa dati, ang pangalan ng bansa natin ay Damaharlika. Ang mga Taliano kasi ang nagbayad o totoong bumili sa atin nung isuko ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. Ibinigay ito ng Taliano sa Amerika para pambayad o pantubos sa ating bayan. Kung napanood mo ng interview ni Mel Tiangco kay Miss Imelda Marcos sa Powerhouse, ay ipinakita roon ang isang silid na naglalaman ng papeles o dokumento na nagpapatunay ng yaman nila. Kung hindi ako nagkakamali, ay pinabasa niya ito kay Mel Tiangco at umabot na ito ng halos 1 trilyon kasamang interest dahil 35 dekada na itong nakatago. Ani pa ni Miss Marcos, itinago daw nila ito para sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo.